this video, another Noche Buena, 500 pesos challenge tayo. So, pang 3 years ko na itong ginagawa. And this time, eto naman ngayon yung mga na-prepare ko na worth 500 pesos. So, i-share ko sa inyo sa video ko kung ano yung mga pinamili ko. And kung ano-ano itong mga niluto ko na ito. Ano ko siya niluto at kung magkano ang mga nagastos ko. Siyempre, sisimulan natin sa pamimili ng mga kakailanganin natin at tip lang at like kong sinasabi, dapat may listahan na kayo at alam nyo na rin kung ano yung mga lulutuin ninyo at hindi kayo ma-out of budget. So, dito ko binibili sa grocery yung alam ko na mas mura kumpara sa palengke or talipapa, like chicken. Ayan, dito ako bumibili kasi meron ditong 145 lang ang kilo. So, malaking mura yon. Tapos, dito rin ako bibili ng ating pang dessert. Siyempre, ito. Bala ko kasi mag-coffee jelly. Eh, meron palang ganito. Ayan o. Diba? Hindi ko na kailangan mag-separate ng kape at gelatin. 2-in-1 na siya. At ito rin, bibilin din natin is yung 2-in-1 na rin para mas matipid kesa yung nakahiwala-hiwalay pa. Tapos, siyempre, kailangan may juice tayo. Kompleto, dessert hanggang drinks. So, ganyan na kamamahal ang mga presyuhan ngayon talaga dito. Grabing dumoble. At ito, mukhang masarap. Subukan natin dahil ang laking mura niya. Tingnan naman 17 pesos lang. And the moment of truth, ito na. Ayan, tingnan natin kung magkano aabutin lahat yung napamili ko rito. So, 347 for 86 inabot yung grocery ko. Ito na, magbabayad na tayo. Then yung sukli nito ay ibibili naman natin ng mga gulay. Doon tayo sa talipapa dahil doon naman ang mas mura. Ang advantage ko lang is walking distance lang ang grocery sa amin at saka itong talipapa dito sa bahay namin kaya hindi na ako gumastos para mamasahe. So dito na tayo bibili ng mga iba nating kakailanganin. So gaya nitong tokwa, dito ko na siya bibili dahil mas mura siya dito. Tapos yung sibuyas, ayan, isang pakete lang na ganyan. Imagine 20 pesos na yan, isang ganyan. Ganun na kamahal ngayon. Tapos wala tayo ng patatas at saka isang carrots para sa chicken na lulutuin ko. So, ito na, napamili ko na lahat at uwian na. So, isa-isahin ko na ito yung lahat yung mga binili natin. So, itong tokwa, nabili ko lang siya ng 5 for 20 pesos. So, mga 50 pesos yung sabi ko dun sa babae na ibigay niya sa akin. Tapos, itong chicken, 72 pesos yung bili ko niyan. And then, ito pa yung mga iba nating mga gagamitin. So, carbonara. Magka-carbonara tayo this time kasi 99 pesos lang yon. So, itatryin natin kung masarap siya. Then, oyster sauce sa pampalasa natin. Tapos, mayo para sa tokwa sisig. And then, tuna. Ito ang isasahog natin dito sa ating carbonara. At tsaka, ito yung 2-in-1 na para sa dessert. And ang ating juice and coffee jellies. Tomato sauce. At itong mga pinamili natin sa talipapa, which is, ayan, mantika 20 pesos, yung ating sili na green ay 5 pesos, paminta, tas sibuyas 20 pesos, bell pepper, and carrots. So, ayan lahat yung gagamitin natin ngayon. Then, simulan na natin sa pagluluto ng topo sisig. So, tipid version lang tayo. Ayan, oyster sauce 14.25, mayonnaise 24.74, tofu 50 pesos, onion 5 pesos, garlic 10 pesos, sili 5 pesos, oil 20 pesos, pepper 5 pesos. Yung garlic, oil, at pepper ay kinarga ko na lahat dito yung presyo pero magagamit na natin yun sa buong pagluluto natin. Then yung tokwa, hiniwa ko lang siya ng ganyan tapos kinube ko lang siya ng maliliit para pagprito ay mabilis. So simulan na natin magprito. Ayan. Hanggang maging golden brown lang yan. Medyo madami-dami itong ipiprito natin. And mura yung tokwa sa amin, di ba? 5 piraso, 20 pesos lang. So, hanguin na natin and then isiset aside natin to kasi magigisa naman na tayo ng pinaka-sauce ng ating tofu sisig. So, lagay na natin yung bawang and then pag naging golden brown na yan, lagay na natin yung sibuyas. Haluin lang natin. Sinunod ko na din yung oyster sauce dito. Kaya nilagyan ko siya ng tubig, konti lang, tansya meter. Tapos after mahalo, inilagay ko na rin yung mayonnaise. So, ang importante lang dito ay ma-well combine natin lahat yung mga ingredient na nilagay natin hanggang sa ganito ang maging itsura niyan. Then after niyan, inilagay ko na din yung siling haba para may anghang-anghang. At paminta. So, tignan nyo na lang din kung okay na sa inyo yung lasa. And then, pwede na natin ilagay yung ating sinet aside na piniritong tokwa. Ayan, mimix lang natin. At pag well combined na lahat, ayan, pwede na siyang ihain. So, ito na yung ating tofu sisig. Para sa carbonara, bundle 99, tuna, 36 onion, 5 garlic oil, salt, pepper. Hindi ko na chinarge yung iba dahil na-charge natin yan sa una natin niluto. So, as usual, si packaging para sa pagluluto ng pasta. And then, set aside. Tapos, igigisa na natin yung ating sauce. Ang ginamit ko mantika sa pagigisa ay yung mismong mantika na rin ng tuna. So, ayan, onion, garlic,
Tapos ilalagay na natin yung ating pinakatuna. And after nyan, ilalagay na natin yung ating ready-made na carbonara sauce. Pag na well combined na siya, and then pwede na natin isunod, ilagay yung ating pasta. Haluin lang natin ng maigi. Then after nyan, plating na tayo. So ito na yung ating tuna carbonara. Para sa ating susunod na lutuin na chicken afritada, so chicken 72.21, potato 15 pesos, bell pepper 10 pesos, carrot 10 pesos, onion 5 pesos, tomato sauce 15.75, oyster sauce, garlic, pepper, and oil. At simulan natin sa pagigisa ng bawang, sibuyas, tapos set aside natin pagluto na dahil ipiprito natin ang bahagya dito yung ating potato at carrots. So ganyan lang, pag medyo lutong-luto na siya, ay isiset aside din natin to at hahanguin. So tatabi muna natin to, then babalik tayo sa pagigisa. Ngayon, yung chicken naman yung ating igigisa, medyo iba-brown-brown natin yung chicken dito. Then pag medyo okay na siya, titimplahan na natin siya. So ilalagay na natin dito yung oyster sauce na tira natin dun sa unang niluto natin. So nilagay ko na rin yung konting bell pepper, then yung kalahati mamaya na pag malapit ng maluto. Tapos nilagyan ko na rin siya ng konting tubig. Then itong chicken naman kasi is nagtutubig to, so konti lang yung nilagay ko. Then takpan lang din natin hanggang sa lumabas yung sabaw ng chicken. So ito na siya, o diba? Dumami na yung sauce niya. Tapos dadami pa uli yan kasi maglalagay pa tayo ng tomato sauce. So medyo okay na to. Pwede natin uli ibalik yung ating pinritong carrots at patatas. Takpan muna natin, and then pag medyo okay na siya, eto na magiging itsura niyan. And then lalagay na natin dito yung tomato sauce. Then tikman nyo kung okay na sa inyo yung lasa. Kung kulang pa, dagdagan nyo ng asin. Ako medyo natabangan, so dinagdagan ko lang ng konting asin. And then, ayan, okay na yan. Luto na yan. Pwede na natin ihain. So, ito na yung ating chicken afritada. Very easy lang, diba? So, plating na tayo. At para naman sa ating dessert with just 2 ingredients, flavored gulaman 1552-in-1 condensed plus all-purpose cream is 5250. Ito ang ating gagamitin. At napakadali lang naman ito, syempre just follow the instruction kung ano yung nakalagay dito sa sachet niya. And then syempre kung gusto niyo mas matigas or mas malambot, yun, depende sa water na ilalagay nyo. So ito okay na, luto na. And then ilalagay na natin siya sa molde. Ayan, square lang para madali natin hiwa-hiwain. So palamagin natin ng bahagya, then lagay natin sa ref para mas mabilis siyang tumigas at iwan na natin siya ng pa-cube-cube. So yung size depends sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Kung gusto nyo mas maliliit pa dyan o mas malaki dyan, pwedeng-pwede. So yun, na-cube-cube na natin, and then eto na. Diba magic? Dito na rin natin ititimpla. So pag na-hiwa-hiwalay na natin na ganyan, pwede na natin ilagay yung ating 2-in-1 all-purpose cream na may kondensada. So ayan lang siya, that's easy. Tapos papalamigin na natin, and then eto na, meron na tayong masarap na dessert. At syempre hindi kompleto pag walang inumin. Itong iced tea, nabili ko lang siya ng $17.95. Tapos yung kalamansi, libre lang yan dahil bumibili akong pancit, nilibre ako ng kalamansi. So sayang naman, nilagay ko na siya dito, diba? Saktong-sakto. At dalawang ganito ang natimpla ko doon sa isang sachet. So ito na ang aking 2023 500 pesos Noche Buena Challenge. So meron tayong topo sisig, chicken apritada, tuno carbonara at ang ating rice kasama sa competition, ang ating coffee jelly at syempre ang ating inumin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na support. Please don't forget to like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Merry Christmas!